The best na luto sa iyo, Poki! Let's go! Hi guys! For today's video ay magluluto tayo ng Yupoki dahil mansari namin ng partner ko. At bago ang lahat, mag-aayos muna nga ako dahil mansari namin ngayon, dapat maganda ang ate mo. Hindi pa nga dapat ako maliligo niyan pero naisip ko special day naman ngayon kaya maliligo na ako. Ayan kasi hindi naliligo. Kailangan ba naman ng special day muna bago maligo? Charing lang ah, baka maniwala kayo. Tatlong araw lang naman ako hindi naliligo sa isang linggo. At dahil naligo nga ako, ay binlower ko muna yung buhok ko dahil ayaw na ayaw ko talaga lumalabas ng basa ang buhok. Gagamit na nga din ako nitong DD stick para naman kahit konti matakpan ang mga marka sa mukha ko. Ito na nga rin brush ng DD stick ang ginamit ko para pang blend. Mahirap kasi kung hahanap ka pa ng iba tapos wala ka namang mahanap. Apply na nga rin ako ng mascara para magmukha naman palaban ng ating eyelashes. Parang batang may laban! Para naman sa eyeshadow ko ay gumamit ako nitong Sassy Lady Tattoo Lip Tint. Para naman sa lipstick ko today ay naglagay muna ako ng pink lip tint at pinatungan ko na lang nitong Sassy Lady Tattoo Lip Tint in the shade 14. Nag-apply din ako ng Tender Care Powder para naman hindi tayo oily paglabas natin. Ginamit ko na lang din yung Tattoo Lip Tint in the shade 14 para sa aking blush on. And then ayan na! Wow! At ito naman ang outfit ko for today, kaya naman bibili na ako ng mga kakailanganin ko. Babush! At ito na nga yung mga nabili ko, squid balls. At syempre ang Yupoki. O yung mga naiisip nyo, alam ko na agad yan. Hindi din mawawala ang patatas na dapat maliliit yan guys, pero okay lang din naman kung malaki. Hindi na nga kailangan balatan ang patatas, hugasan mo na lang siya na maayos. At dahil hugasan ko na ang patatas, nagprepare na ako ng tubig sa kaserola at ilalagay ko na dyan yung patatas na hinugasan ko. Pakuluan lang natin ng 5 minutes ang patatas. Habang nagsasalang ako ng patatas ay naisip ko na may melt cheese kami, kaya naman agad-agad ko na to kinuha sa may wagang box namin dahil sa tingin ko babagay siya sa lulutuin ko today. At ito nga ang Eden Melt Syrup. Talaga namang sasarap palalo ang lulutuin ko. Agad ko na nga nilabas tong cheese na to na gagamitin ko at baka makalimutan ko pa mamaya. Hindi pa nga kumukulo itong patatas kaya naman maghihiwa muna ako ng mga sangkap. Unahin ko na nga hiwain itong squid ball. Bali, hiniwa ko na nga lang pala itong squid ball para dumami at mabilis maluto. Hiniwa ko na rin sa maliliit itong sibuyas. Binuksan ko na nga din agad ang Yupoki dahil first time ko makakabukas nito at makakita. At nagulat nga ako na may cheese powder pala siya sa loob. Nakapagluto na rin pala ako ng ulam namin para bukas. At sakto nga kumulo itong patatas kaya naman hahanguin ko na yan at para mahiwa ko na. Sinangalan ko na nga rin itong kawali para habang naghihiwa ako ng patatas ay iinit na siya. At ito na nga pala ang mga powder na gagamitin ko. Ayan ang cheese powder. Ito naman ang chili powder na napakanghang pero masarap. Gagamit din pala ako ng cornstarch kahit konti lang. Mainit na nga itong kawali kaya maglalagay na tayo ng mantika. Konting mantika nga lang ang nilagay ko dahil oily naman tayo. Dahil mainit na nga ang mantika ay sinalang ko na itong sibuyas. Luto na nga ang sibuyas kaya nilagay ko na tong squid ball. Hintayin na lang natin mag-brownish itong squid ball para may sunod na ang Yupoki. Nag-brownish na nga ang squid ball kaya naman lalagyan muna natin to ng tubig at isasalang na rin natin ang Yupoki. Natatawa talaga ako sa Yupoki. Ito na pala yung hiniwa ko na patatas. Hinintay ko muna nga palang kumulo itong squid ball na nilagyan ko ng tubig para mailagay ko na ang Yupoki. At ayan, nilagay ko na siya. Dito na nga rin pala ako kukuha ng ipangtutunaw natin sa mga powder. Hinuna ko na nga tunawin itong chili powder. Sunod ko namang tinunaw itong cheese powder. Nagdagdag pa po pala ako ng tubig dyan dahil nabawasan natin at ginamit natin sa mga powder. At ilalagay na nga natin ang chili powder na tinunaw natin. Haluin lang natin na mabuti para kumalat yung chili powder. Dahil kumukulo na nga ating niluluto, ilalagay ko na rin tong cheese powder. Maglalagay na rin ako ng isang kutsaritang asukal para magbalance ang anghang ng ating niluluto. Naglagay na din pala ako nitong pinong paminta. Bali, naglagay na rin pala ako nitong hiniwa-hiwa kong melt cheese sa niluluto ko. Don't worry guys, kahit hindi nyo naman siya haluin ay magme-melt naman siya sa niluluto nyo kasi nga mainit. Ito na nga at naglagay na nga ako ng konting cornstarch. Inilagay ko na nga din itong patatas dahil malapit na maluto. Naglagay na nga rin pala ako ng konting asin para mas malasa. At pagtapos nga nyan ay haluin lang natin at hihintay natin lumapot yung sauce at okay na. At ito na nga ang the best na luto sa Yupoki!
Kaya ano pang hinihintay natin? Tiki man na! Ganito na nga itsura na nung nilagay ko sa plate. Ayan, nilagyan ko na rin siya ng melt cheese. Wow! Sobrang sarap naman yan! Wow! Siyempre, dahil mansari namin, inayos ko yung setup ng pagkakainan namin. Yan, parang medyo social. Para kami nasa labas kumain. Wow! At ito na nga ang pinakagusto ko. Ang titikman ko ang niluto ko. Kaya naman, tikman na natin. Wow! So guys, makikita nyo naman sa itsura ko. Ayan, sapak-sarap. May pasilip-silip pa isa dyan. Excited na siya makatikim. So tumatawa-tawa pa ako nyan guys. Binibiro ko ng isa. Susubo daw siya. Mabait naman ako, kaya ipapasubo ko sa kanya. Sabi ko nga sa kanya, ay naku, hanggang bukas mo na yan ha. Hindi ko nga maparinig sa inyo guys na sinabi ko na masarap yung niluto ko dahil mga oras na yan ay ang lakas ng ulan, pero tatry pa rin natin. Sarap! Huwag nyo napansin yung expression ko guys kung paano ako mag-express na masarap. Basta masarap yan. Pinatikim ko na nga itong isa dahil kanina pa nangangalabit. So, ayan, unang subo niya pa lang. Sobrang sarap na sarap na siya sa kinakain niya, guys. Ayan, sabi niya, ang galing-galing ko daw magluto. Wow! Pero totoo, guys, ang sarap nga ng nagawa kong luto yan sa Yopoki. At tuwang-tuwa nga ako dahil ang sarap ng kinalabasan ng luto ko. At nag-enjoy nga kaming dalawa dyan, napadami talaga kami ng kain. Kaya naman sa mga gustong maitry itong luto ng Yopoki na ginawa ko, ay lalagay ko po sa comment section ang mga nagamit ko sa pagluluto. Kaya naman huwag nyo kakalimutan guys na i-follow ang aming page at mag-react sa aming mga video at i-share na din ito. At para naman patuloy pa rin kami makapaggawa ng mga videos.